sorry, it's DJ. What's up mga kapulido, Genrix Motor Parts. Meron tayong customer ngayon, isang NMAX 155. So yun yung naging issue ng kay sir. Yan ang problema daw niya, pag binilisan daw niya, namamatay yung makina. Then ipapahinga niya, i-start niya ulit. Then after daw nila nag-rides, maingay na ang kanyang NMAX. Yun, parang kumakatok, akala niya panggilid. So binuksan niya yung panggilid, dinala niya dito na nakabukas na yung panggilid. Then check namin yung panggilid, okay naman siya mga kapulido. Simpleng payo lang mga kapulido para sa mga owner ng mga motor, hindi lang sa mga NMAX, kundi sa lahat ng mga motor. Mag-change oil po tayo lagi. Yun, check niyo po lagi yung langis niyo kung okay pa. So ito ang naging problema niya kung bakit siya namamatay. Nag-overheat na pala. Then, bakit siya maingay? Dahil sa pagka-overheat, napudpud ang piston. So yun, napudpud ang kanyang piston. Maswerte pa siya at hindi umalog ang kanyang connecting rod. So good ang kanyang connecting rod. So hindi namin kailangan i-overhaul ang kanyang NMAX. Ang naging problema lang talaga niya, kaya nag-ingay, na-overheat dahil konting-konti na lang yung kanyang langis. So, yung naging issue. Ito, yung kanyang piston, gumagalaw na. Ayan. Ayan, gumalog. O yan, ang kinalabasan. Yan, kayod na ang bore. Yan, ito ang kanyang piston. Budbud na. Although tumatakbo pa rin, pero syempre pagka dun sa tao, wala siyang dugo, binapatakbo pa siya. Then sa nagkaroon siya ng leukemia, tumatakbo pa rin. Hirap na yung motor sa pagtakbo. So yan, ang gagawin lang naman natin. Total 2 years na rin daw tong motor. Walang refresh. Walang FI cleaning. Gawin na natin lahat 'yon. Tapos magpapalit ako ng block, convert ko na siya ng ano. LS standard nito is 155, 'di ba? Convert na natin siya ng 175cc. So 'yan, nakapag-prepare na ako ng MP. MP na block. Steel bore lang kasi budget mill lang daw, kung ano lang daw yung pwedeng palitan para gumana siya ulit ng maayos. So ito yung steel bore lang mga kapulido. 62mm to. Convert natin siya ng 175cc. Walang stock si supplier na 63, para 180cc sana eh. So ito na lang 62, para magamit na agad yung motor mga kapulido. So yan, yun nga yung payo ko sa mga motorcycle owner. Mag-change oil po lagi. Kaya siya dumating na. Yan. Ayun mga kapulido, din rain ko na. Ayan. Ayun, ang langis niya. So yan. Sa papalak, maingay dito yung pin niya. Pin niya, pineapple. No, yung pin. Yung pin niya dito, umahalog na. Lumaki na yung butas nung lagay ng pin ng piston. Ayun, putpod. So, ayun. So, ayun, ipa-plug and play natin mga kapulido ito, 62mm. Para maging 175cc siya. So, budget mill to mga kapulido. So, stock pa rin ang injector. Stock cam, stock head, stock lahat, bali block lang mismo yung mapapalitan. So yun yung mga
nag-comment na kumukontra, hindi daw tama yung ginawa ko. Ano po magagawa natin, yun lang budget. Ang importante, kahit po ganun, plug and play ko yung 63 noon, nag-comment sila eh. Yung kinomenta na nilagyan ko na Aerox na 63mm, pin-plug and play ko. Lagi pong nagra-rides yun hanggang ngayon. So yun, sabi nila hindi daw magtatagal. O ilang months na rin siya. O yun, lagi siya nasa Bulinaw nagra-rides. So yun, ito rin. Gagawin natin dito. Stock lang din. Stock lahat. Pero 175cc. Okay, bahala na yung mga magko-comment. Basta ito, sisiguraduhin kong pulido at anlipiga siya. Kahit ilang taon, pwede niyang gamitin. Let's go. While processing ng pag-install ng 175, yun si customer dumating, nagpa-abol, magre-racing cam daw. Ayan, stage 1 ilalagay natin. Check na lang natin kung kailangan magpalit ng ano niyan, pero wala tayong injector. RS8 stage 1. Sapatin ko lang mamaya. Updates mga kapulido, dahil si customer ay nagdala ng racing cam. So, ito yung stock niya. Stage 1 ang dala niya, yung stock sa may exhaust 4.3 yung lip. Itong dinala niya is 5.1 yung lip na bago. So, sa valve spring, no need palitan. Okay lang siya sa valve spring. So, ang pinorbite ko na lang, nag-port ako. Medyo naglakan akong port. Ayan. Medyo naglaki tayo ng port dyan sa exhaust and intake. Ayan. Kailangan yan mga kapulido. So ayan, tuloy-tuloy na to. Isasara na lang yan. Ayan, preparada na ang ating gasket. Ginamitan natin yan ng always kong ginagamit. Tested na gasket maker. Nawawala. Ayan, pit stop mga kapulido. Na. Ayun, meron siyang guhit dyan sa may timing gear. Dapat pantay siya doon.
sa guhit ng itong cover na to, meron siyang guhit sa likod. Yun. Then sa may magneto timing, ayan, merong arrow dyan. Ayan. Yun. Nice. Patapos na. Valve clearance tayo, mga kapulido. Standard gamitin natin. Pero yung largest is standard 1425. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow. Mga kapulido, paano nga ba naman makakapagsukot ng langis si customer? Paano na malalaman kung may langis pa? Kung yung dipstick niya ito, yayamanin, walang dipstick. Ayan. Yayamanin bolts, walang dipstick. Ayan. Paano masukot yung langis niya? Na tayo magagawa kanya-kanyang trip yan. Napaka-importante mga kapulido, dahil nilagay na natin yung langis. Napaka-importante testingin bago natin isara kung lalabas ba yung langis sa ulo. So ayan, paano natin na-testingin yan? Gamit lang tayong battery, start natin. Mas okay kung wala yung spark plug para hindi siya ganong mahirapan. Paikutin lang natin yung stand na nagkalumabas yung langis. Yun, no? Yun, nangitim. Lumabas yung lumang langis. Nasa oil pump pa. Buti pa, palabasin na natin yung itim na langis na yan. Yun, no? Ay, kalakas. Tansigan yung cellphone ko. Lakas ng pump niya, mga kapulido. So yan, okay na. Lumabas na yung langis. Save na yung set natin. Lagay na natin ng kanyang radio. 7 words be. Nagdi-DIY, double check nyo po ito. Dapat nakalapat yung goma. Kasi minsan, nangyayari na iipit. Nakalabas pala. Tapos isasarado. Tataga siya, mga kapulido. So yan, ikutan muna. And, okay? Salpa ka na. Pump, siguraduhin sakto yung ngipin ng water pump. Yan, merong ngipin yan, yan parang flat screw, then yung lock ng cam gear.
na natin yung carburetor. Ito, after my FI cleaning, ay matratal body cleaning. Gayon na natin ang kanyang carburetor. Baliktad. Yan. Yan. Ay. Ay, lagay na ang kanyang carburetor. Yan ang mga pulido. Lagyan na natin ang coolant yan. Top 1. Ito yung dugo ng alien. Yan o. Gren. Tumulo na. Yan, lagay na natin to. What's up muna mga pulido, o i-first start na natin yan. Ayan. Hindi ako nagpalit ng injector. RSA Tracing Cam MP na steel bore 62mm port. Yun mga pulido, mi-start na. Yan, napakatahimik oh. Bibleed pa ako sa ano, stock injector, ay ano yan, stock injector MP 62mm block 175cc yan RSA tracing cam stage 1 tahimik. Pero tisin na natin to. Yo, what's up, tapos na ang NMAX 175cc. Dahil stock yung injector na nalagay namin, lean siya. So, nagstay muna dito yung motor. At humanap muna kami ng injector. Ayan. Lagay namin 160cc. Harpang LC na Racing Monkey. Lotusin na natin ito mga fluid. Racing. Ay! Kaya tayo linog. Kaya na dapat eh. Racing Machine. One hand driver. Wala akong GoPro. Testingin na natin to. One click start. Chill lang tayo mga kapulido dahil for break-in pa to. Saktong bira lang. Dahil steel board tong ginamit natin. Bumurahin. Nakatakip yung pipe, aray ko ang init. Ayan. Patayin natin yung flash, di nakikita yung yan, speed meter. Balik na tayo sa shop. Nakatakot mag-drive ng one hand.
malakas. Yun o, napakatahimik na. Yun o. Ingay-ingay niya, nandinala dito. Katok. Katok is real. Salamat sa panonood. Pulidong gawa at Genrix.